tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Nandito na ako sa tindahan. Wala yatang tao. Teka, magtatawag ako. Tao po! Ano yon? Anong bibilhin mo? Kunwari, tatanungin ko si Serio. Ah, si Serio, yung may-ari ng tindahan na to. Nandito ba siya? Asawa ko si Serio. Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Ikaw? Ikaw ang asawa ni Serio? Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin, mangungutang ka na naman. Ha? Kwan? Bakit mo pala hinahanap ang asawa ko? O tangan mo rin ba siya? Ah, ikaw pala ang asawa ni Serio. Ako nga. Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Isa ka rin ba sa mga babae ng asawa ko? Para sabihin ko sa'yo, hindi lamang iisa o dadalawa ang kabit ng asawa ko. Marami kayo. Inaakusahan mo ba akong babae ng asawa mo? May ebidensya ka ba? Baka idemanda kita sa ginagawang mong yan. Sinisira mo ang karangalan ko. Bakit? May karangalan ka pa ba? Utang mo nga ang lahat ng sulok ng lugar na ito eh. Wala dito ang asawa ko. Ah, ganon. Ano kaya kung paaalisin kita ngayon sa pwestong ito? At sino ka para paalisin ako? Ako lang naman ang may-ari ng pwestong ito na nirerentahan mo. Oh, natulala ka? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. O apo, bakit nandito ka pa? Hindi ka pa ba papasok sa school? Baka maapektuhan ng grades mo yan. At hindi mo masungkit yung inaasam-asam mong medalya. Ay, hinihintay ko po si inay. Kailangan kong pumunta sa computer shop para gumawa ng project ko. Wala pa eh. Bakit mo pa hihintayin ng mami mo eh? Hindi naman marunong sa computer ang mami mo. Kailangan ko po ng pera para sa computer rental. Ganun ba? May pera ako dito. Kaya huwag mo nang hintayin ng mami mo. Sayang lang ang oras mo. Talaga po? Naku, ang bait talaga ng lolo ko. Kaya nga, love na love kita, lolo eh. The best ka talaga. Ora. Binola mo na naman ako, apo. Ito na ang pera. Kunin mo na at nang magawa mo na ang project mo. Salamat po, Lolo! Walang may-ari ng pwestong ito. Pwes, bayaran mo ang utang mo sa akin ngayon din. Ha? Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Ibigay mo na sa akin ang bayad ng utang mo. Ang yabang mo, umalis ka ngayon din sa pwestong ito. Ah, ganun. Ito bang pinagmamalaki mo ang bulok mong pwesto? Para sabihin ko sa'yo, marami na akong pag-aari at mas maluluwang pa kaysa sa masikip mong pwestong ito. Wala na dang maraming satsat. Umalis ka ngayon din sa pwestong ito. Okay. Aalis ako. Pero, bayaran mo muna sa akin ang personal mong utang sa akin. At baka nakakalimutan mo. May advance at deposit kami sa pwestong ito. At gusto ko ring ipaalala sa'yo na nakapirma ka sa kontrata. Kaya
pwede kitang idemanda ng breach of contract. Ano ba itong nabalitaan ko na inaway mo raw ang nangungupahan sa pwesto? Papaano man kasi ang yabang-yabang niya? Eh kahit na. Hindi mo na sana pinatulan. Eh siya nga pala. Ipinapaalala pala ng anak mo ang pangmatrikula niya. Ho? Naku. Oo nga pala. Ang matrikula ng anak ko nawala tuloy sa isip ko dahil sa babae yun. Ibigay mo na sa akin yung sinasabi niyang pangmatrikula niya kung aalis ka. At ako na lang ang magbibigay. Ako na lang ang mag-aabot sa kanya. Tutal, hindi naman ako aalis. Eh, kailangan makausap ko sa seryo mamayang gabi. Pag-uusapan natin. Magmomotel na naman ba tayo? Asawa mo pala si Charmaine. Oo. Naikwento niya sa akin ang pag-aawin ninyong dalawa. Alam mo na pala. Napahiya ako eh. Napakataray pala ng asawa mo. Oo. Naispill kasi yun sa akin eh. Asya nga pala. Ano nga palang sasabihin mo? Baka kasi tayo makita ng asawa ko eh. Ma-outside ako lang muna naman ako. Pero kung maliban sa pwesto mo ang pag-uusapan natin, eh, pwede nating pag-usapan sa motel. Ikaw lang ba ang ma-outside ako, Lambo? Siyempre, ako din. Dahil baka may makakita sa akin dito. Seloso din ang asawa ko eh. Ang ibig mo bang sabihin, hindi na mauulit ang nangyari sa atin nung isang araw? Eh, alam mo, napakatapang ng asawa mo. Pwesto lang pinag-uusapan namin eh, sinabi ng idemanda ko. Eh, ano kaya kung sangkot ka na? Isa pa, hindi lang naman ikaw ang may asawa eh. Ako man, nagkataon lang naman na nangangailangan ako ng pera ng araw na yun. Okay, patali lang naman akong kausap eh. Anong gusto mo? Pera na naman? Uwi, kailangan kasi ng anak ko ang pang-tuition niya. Wala akong maibigay sa kanya. Eh, pero paano yun? Bali, dalawang buwan ang binayaran ko sa'yo sa renta. 1 month deposit and 1 month advance. Kung sasabihin, mag-a-advance ka ulit. Magtataka ng asawa ko niyan. Oo na, sige na. Gawin mo ng 4 na buwan ang bayaran mo sa rental. Total, napapansin kong malakas ang kita mo sa pwesto ko. Sige, pero tulad ng dati. Pipirmi ka sa lahat ng ibinibigay ko sa'yo. Oo, walang problema. At huwag mo nang banggitin sa asawa mo. Baka lalo akong tatarayan noon. Okay, no problem. Hinahanap ninyo ang padala ng anak ninyo? O ito, bumili ako ng ref at yung aircon. Eh, mahal ang mga yan. Eh, bakit ka pa bumili ng mga yan? Eh, nag-aaral pang mga anak mo. Yan ang hirap sa'yo eh. Maluho ka. Itay, luho ba yung ref? Mas gugustuhin niyo ba ang masiraan kami ng pagkain at itatapon na lang? Eh, maganda nga yung naisip ko eh. Makakatibid kami sa pagkain. Para yung hindi namin mauubos, ilalagay ko na lang sa ref. Eh, yung aircon, hindi ba luho yan? Itay, pinagpapawisan ng mga anak ko sa gabi. Eh, kung nagkasakit ako, napawisan kami. Hindi ba't mas malaki ang gagastusin natin sa ospital? Eh, may electric fan naman ah. Eh, bakit hindi ka na lang mag-electric fan?
Eh, kahit papaano ay makakatipid ka pa sa konsumo ng kuryente. Eh, bakit kasi hanggang ngayon, pinapakialaman niyo pa rin kami? Eto nga't, hiwalay na tayo ng tirahan. Nandyan pa rin kayo nakikialam. Hiwalay nga kayo ng tirahan, pero nakikita ko naman kung paano mulustayin ang perang pinaghihirapan ng anak ko. May asawa na ho ang anak ninyo. May pamilya na ho siya. Eh bakit kasi pinapakialaman niyo pa rin hanggang ngayon? Kung matino ka sana na ina sa mga apo ko, hindi ako makikialam. Pwede ho ba itay? Tigilan niyo na kami. May asawa na yung tao. Eh, ba't ang lakas ng lubong pagsabihan ako ng ganyan? Eh, papaano naman kasi? Simulat sa pool nang magkasama kami ng anak ninyo, lagi na lamang kayong nakikialam. Mahal ko ang anak ko. At anumang sakit na daramdamin ng anak ko ay dobling sakit yun para sa akin. Eh, dapat lamang na pakikialaman ko siya. Lalo't ikaw pa ang babaeng pinakikisamahan niya. Ano? Dalawang buwan ang pinsan ninyo ang utang ng mga anak ko sa inyo, itay? Oo. Pambili ko sana ng gamot ko yun. Kaso, kinailangan ng anak mong si Mimi dahil pinalabas ng classroom habang nag-i-exam dahil walang permit. Ano? Pinalabas ng classroom si Mimi dahil walang permit, hindi nagbayad? Oo. Pero pinag-exam din kinabukasan dahil nakabayad nga ng tuition fee niya. Eh, naawa ko sa kanya. At isa pa, matalino ang anak mong yon. Kaya ibinigay ko yung natanggap kong pension para sa matrikula niya. Eh, bakit kasi bihira kang magpadala ng pera sa kanila? Itay, buwan-buwan ako nagpapadala ng pera kay Marco para sa tuition fee at pagkain ng mga apo ninyo. Nagkakautang na rin ako sa mga kasamang ko dito sa trabaho. Dahil maya't maya, tumatawag ang anak ko. Eh kung ganon, kausapin mong asawa mo. Dahil nalululong na siya sa sugal. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. Nagkausap kami kanina ni Mimi. Nangutang naman daw siya kay Lolo ng pang-tuition fee niya. Saan po ba ang padala ni itay? Huwag ninyong sabihin hindi pa nagpapadala ang itay. Siya mismo ang nagsabi sa akin na magpapadala siya sa araw na ito. Ha? Oo, anak. Sa katunayan nga eh. Kukunin ko ngayon ang padala ng tatay mo. Hindi naman pwedeng mag-pro-promissory note ulit dahil finals na nila. Oo nga eh. Tingnan mo, nakabihis na ako. Kukunin ko na ngayon ang padala ng tatay mo. Ano ka ba? Siguraduhin nyo lang na may ibibigay nyo kay Mimi ang padala ni itay. Baka mamaya eh, may makapagsabi na ipinatalo ninyo sa sugal. Sino ba kasi ang nagsasabing pinapatalo ka sa sugal ang padala ng tatay ninyo? Tingnan mo nga ang loob ng bahay. Hindi ba't kumpleto tayo ng appliances? Yung kwarto nyo, may aircon! Sino ba sa aming magkakapatid ang nagsabing bumili kayo ng aircon? Ah, minamasama niyo pala ang ginagawa ko. Sa halip na magpasalamat kayo sa akin dahil ginagawa kong lahat para komportable ang buhay ninyo, nagre-reklamo pa kayo! Hindi naman sa nagre-reklamo kami, inay. Ang sa amin lamang ay alamin niyo kung ano ang priority sa bahay nito. May aircon nga kami, pero kumakalam naman ang sikmura naming magkakapatid. Naka 74 inches nga kami ng TV, pero wala namang pangmatrikula si Mimi at Marjorie. At pati mga nakakabata kong kapatid ay walang baon sa eskwela. Ano yun?
Anong klaseng komportableng buhay ang sinasabi ninyo? Ang sabihin nyo ay buhay na miserable. Ano? Isang taon mo na namang kukunin ang upo ng pwesto? Oo. Eh, ano kasing ginagawa ng asawa mo? Bakit hanggang ngayon ba hindi pa rin nagpapadala ang asawa mo? Oo. Nang bababae na yata ang mukong na yun eh. Kaya't hindi nakapagpapadala sa amin. Sige, papayag ako. Pero kailangan pumirma ka na. Ha? Pipirma ako sa perang ibibigay mo sa akin. O sige, papayag ako. Para walang problema. Ang gusto kong pipirmahan mo ay deklarasyon mo na nakuha mo na ang 2 taon na renta ng pwesto. Oo, pipirma na ako. Huwag kang mag-alala. Igatin yung sapatos mo ah. Branded at yung pinakamamahal pa na brand ang binili mo. Mura lang yan. Eh, magkano bilhin mo yan? 35,000 pesos lang naman. Ha? 35,000 pesos? Eh, mabibili lang ba ng 5,000 pesos sa bag na ito? Tingnan mo nga ang mabuti kung anong brand ito. Mamahalin talaga. Eh, pangarap ko kang magkaroon ng ganyang klaseng bag. Siyempre naman. Ako pa. Oh, ano pa ginagawa mo kung ganun? Halika na sa loob at malakihan ang taya ngayon. Halika na! Mami, magbabayad na pala ang kapatid ko ng matrikula niya. Iwan na ninyo ang pera at ibibigay ko na lamang sa kanya pag gising niya bukas. Matrikula na naman? Abay, kailan lang ako nagbigay sa iyo ng pang-matrikula ng kapatid mo ah? Si Marjorie yun. Yung ngayon ay si Ella. Magpa-finance exam na raw sila bukas na. Ano? Bukas na ang exam nila? Opo. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Paano ko masasabi sa inyo? Eh, lagi kayong wala dito sa bahay. Kaya iwan na ninyo sa akin ang pangmatrikula niya. Baka maipatalo na naman ninyo sa sugal. Marlon, nandito ka na. Umuwi ka na pala. Eh, bakit hindi mo man sinabi sa akin para nasalubong kita? Walang hiya ka. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon. Lumayas ka! Marlon, Marlon, ano ginagawa mo? Bakit mo tinatapon ang mga damit ko sa labas? Ang kapal ng mukha mo. May mukha ka pang titira sa bahay ko sa kabila ng pagtataksin mo sa akin. Marlon! Natanggap ko ng paglulustay mo sa pera ko. Sa mga luho mo! Tinanggap ko lahat yan dahil mahal ko kayo ng pamilya ko. Ang hindi ko matanggap ang panlalaki mo. Taksil ka. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko. Marlon, ngayon din! Marlon, mama ka! Wala akong pupuntahan! Marlon, patawarin mo na ako! Patawarin hindi ko kailangan ng taksil na asawa. Hindi ka kailangan ng mga anak ko. Kaya lumayas ka na. Dahil makasarili ka. Lumayas ka na sa pamamahay ko! Patawarin mo ako, Marlon! Patawarin mo ako! Nag-isa ka.
Huwag masamain ang pagtuturo ng magulang o ng mga matatanda dahil ang kanilang pagkikialam ay tanda ng kanilang pagmamalasakit at gamitin sa tamang pagkagastusan ang kinikita ng asawa at iwasan ang pagsusugal dahil wala pang yumayaman sa pagsusugal. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.